Napasok na ng Russian troops ang ilang pangunahing lungsod sa Ukraine. Umakyat na rin sa higit 2,000 sibilyan ang nasawi sa giyera ayon sa mga Ukrainian authorities. Batay naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nais ng Moscow na mabura ang kasaysayan ng Ukraine. Narito ang ulat ni Neset Bendania. Habang lumalaon ang mga araw, tumitindi ang pag-atake ng Russia sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. 8 araw na ang maigting nabakbakan sa hilaga, silangan at timugang bahagi ng bansa. Ayon sa Ukraine, nakalapag na sa Kharkiv ang Russian paratroopers at naiulat ang matinding sagupaan. Sa video na posted sa Facebook ng State Emergency Service ng bansa, patuloy sa paghahanap ang rescuers sa isang bata sa residential building sa Kharkiv na tinamaan ng missiles. Pare-pareho ring nagtamo ng pinsala ang City Council offices, Palace of Labor at residential apartment blocks sa syudad. Samantala, batay sa ulat ng Ukrainian authorities, mahigit na sa 2,000 ang bilang ng mga sibilyang nasawi dahil sa pag-atake ng Russia. Kabilang dito ang 10 rescuers ayon sa emergency service. Mahigit sa 400 sunog na rin ang inapula ng mga rescuer mula nang umpisahan ng Russia ang pambobomba sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon naman kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nais ng Russia na burahin ang kasaysayan ng Ukraine kasunod ng Russian missile strike sa isang Holocaust memorial sa Kiev. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію, але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Sa southern Ukraine, sinabi ng Russia na nakuha na nito ang control ng Kherson Port. Subalit, ayon sa alkalde ng lungsod, hawak pa rin ito ng Ukrainian forces. Ayon sa United Nations, mahigit na sa 800,000 tao ang lumikas mula sa Ukraine. Niseth Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.